Hello sa lahat, Gerard here sa isa namang video on taxation. So sa video na ito, tatalakayin ko ang updated income tax table for 2023 dahil sa implementation ng TRAIN law. Sa Pilipinas, meron tayong tatlong klase ng individual income taxpayer. Ang una ay pure compensation income earner, na kung saan lahat ng income ng individual ay galing sa isang employer. Kinukompute ang income tax due nila gamit ang graduated income tax table. Sila rin ay kinakaltasan ng withholding tax upang ito ang magiging payment sa annual income tax due nila. Ang pangalawang klase ng individual income taxpayer ay ang pure business income earner, na ang income naman nila ay galing sa pagninegosyo o di kaya sa self-employment, tulad ng mga bookkeepers, freelancers, at content creators. Kinukompute ang income tax due nila sa dalawang paraan. Una ay ang gamit ang graduated income tax table. Ganito ang paraan para makompute ang income tax payable nila. Ang pangalawa naman ay ang 8% optional income tax rate based on income tax after ibawas ang $250,000. Ang pangatlong klase ng individual income taxpayer naman ay ang mixed income earner, na kung saan kumikita sila sa pagninegosyo at pagiging empleyado. Sila din ay gumagamit ng either income tax table or 8% optional income tax rate. Ang difference ng isang mixed income earner at pure business income earner sa paggamit ng optional income tax rate ay ang pure business income earner, binabawas natin ang $250,000 sa gross income. Samantala, sa isang mixed income earner, direkta na nating minumultiply ang 8% sa gross income. Ang reason dito ay yung $250,000 ay naka-incorporate na doon sa pagkukompute ng income tax due galing sa pagiging empleyado. Sa 2023, tataas ang net take-home pay ng mga empleyado dahil ito sa graduated income tax table effective January 2023 and onwards. Sa mga individuals na may business, tataas din ang net income after tax dahil sa pinababang income tax rate. Ayon sa Republic Act No. 10963 or TRAIN law na nag-take effect noong January 2018, gagamitin na natin ang 2023 income tax table. Makikita natin na ang mga individual na may annual income tax table below $250,000 ay exempted pa rin sa pagbayad ng income tax. Halimbawa, isang empleyado ay kumita lamang sa kanyang trabaho. Meron siyang annual taxable income na $420,000 from basic salary and other allowances, pagkatapos ibawas ang mga mandatory deductions tulad ng SSS, Field Health at Pag-ibig. Magkano ang magiging income tax due niya sa 2022 at 2023? So sa 2022, gamit ang income tax table na effective 2018 to 2022, ang annual income tax due ay $35,000. Paalala na ang amount na ito ay ikukumpara sa total withholding tax or lahat ng kinaltas na tax every sweldo. Sa 2023 naman, ito ay bababa at magiging $26,500. Bumaba ito ng $8,500 kumpara sa 2022. Ulitin ko lang na ang $26,500 ay kukumpara sa total withholding tax ng 2023 ng empleyado. Sa mga individuals classified as pure compensation income earner, qualified kayo sa tinatawag na substituted filing, na kung saan yung employer na ang bahalang mag-file ng annual income tax return. Tip ko sa mga employees ay dapat bigyan kayo ng BIR Form 2316 at kung practical, itago nyo lahat ang mga payslips nyo. Sa 2316 kasi makikita ang summary ng withholding tax at lahat ng taxable at non-taxable compensation. Magagamit mo rin ito kung ikaw ay nag-a-apply ng loan tulad ng housing at auto loan. Sa payslip naman, hindi lang withholding tax makikita, pati mga contributions mo sa SSS, Field Health at Pag-ibig. And that's it. So pwede nyo panoorin yung mas detalyado kong video on how to compute individual income taxpayers sa video na ito. At pwede nyo rin panoorin ang video ko on how to compute withholding tax for compensation income earners. So if you found this video very helpful, please give it a thumbs up and make sure to subscribe and hit that notification bell because it helps me create more videos like this. So this is Gerard. Have a great day.